Shoutout sa lahat ng mga solid supporter natin, sa lahat ng mga member na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa ating channel, sa mga laging nagkukomment sa ating mga bagong upload. Maraming salamat sa inyong mga idol. Shoutout sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga antinggero, mga albularyo, at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Napatitig itong si Rubin kay Uming. Ganon din ang kanyang naririnig galing kay Tata Felipe na si Buknoy ang itinadhanang bata at ang magliligtas sa kaharian ng mga engkanto. Ngunit hindi niya maintindihan ang lahat. Papanong nagiging tagapagligtas itong si Buknoy at papanong ito ang itinadhanang bata? Wika naman itong si Uming na malalaman ni Rubin ang lahat na ito sa tamang panahon. Kinabukasan, maagang humanda ang mga ito dahil ngayong araw bababa ang mga ito doon sa patag para makisabong. Masusubukan na nila ngayon ang bagsik nitong si Uming. Dinala lahat ni Rubin ang lahat ng kanyang naipong pira para ipusta niya ang lahat na ito. May dalang 2,000 itong si Rubin. Ilang araw na niyang pinag-ipunan ang pirang ito. Makalipas pa ang ilang minuto, pababa na ang mga ito ng patag. Binabaybay na nila ang daan doon sa mga kakahuyan pababa ng patag. Sabik na itong si Rubin para makisabong. Sa tingin niya, mukhang hindi na siya nakasabong at nakapunta doon sa sabungan sa loob ng 5 buwan. Nang nasa patag na ang mga ito, marami na silang nakikitang mga kabahayan ang nakatayo doon. Doon naman sa gilid ng sapa, nakita nila ang malawak na mga palayan. Matagal-tagal na din pala ang panahon na hindi nakababa ng patag itong si Rubin. Bit-bit nitong si Buknoy ang manok na bulanting. Nang mapadaan ang mga ito doon sa mga kabahayan, may mga kakilalang binabati itong si Rubin. Tanong pa nga nung isa, "Aba kaibigang Rubin, mukhang papunta na naman kayo doon sa sabungan. Mukhang bago ngayon ang dala ninyong manok." "O Manong Sixto, susubukan namin ngayon kung may palagba ito doon sa mga manok." Makalipas naman ang ilang minuto, habang papalapit na ang mag-ama doon sa sabungan, may mga nakasabayan na ang mga ito na mga kapwa manalabong. Nakita na din nila na maraming mga sabungiro ang nasa labas ng sabungan. Wika nitong si Rubin, "Buknoy, di ba alam mo na kung paano magbitiw ng panabong na manok? Sundin mo lamang ang utos ng Kuyme doon sa sabungan. Ikaw na ang bahalang magbibitiw mamaya pag lumalaban na si Bulanting." Dahil ayon kay Tata Felipe, ang matandang ermitanyong nagbigay ng manok na iyan sa iyo, ikaw lamang Buknoy ang pwedeng magbibitiw sa tuwing lalaban ito. Tumango lamang ang bata. Alam na nito ang mga sinasabi ng kanyang ama dahil nga laging kasama ito ni Rubin tuwing bababa ang mga ito ng patag at manalabong. Nakikita na nito kung paano gagawin ang mga pagbibitiw ng manok bago magsimula ang laban. Kahit na hindi pa ito nasubukan ng bata, sabik na itong si Buknoy na makapasok doon sa loob ng luna. Pagdating doon, nakikiramdam muna itong si Rubin. Hinahagilap pa nito ang mga sabungirong may dalang mga manok. Kailangan niyang makahanap ng makakatapat sa kanilang panabong. Ilang sandali pa, nagpa siyang papasok na sa loob sina Rubin at Buknoy. Kung marami man ang mga sabungirong nasa labas, mas marami ang nasa loob. Kasalukuyang may mga naglalaban ng mga manok. Agad na nanonood sina Rubin at Buknoy. Napakaganda ng nagiging laban. Napapasigaw na din itong si Rubin. Napakaingay ang buong kalubluuban dahil nga sa mga sigawan ng mga sabungiro. Hanggang sa may lumapit sa kanila na 3 matatandang lalaki. Wika ng mga ito kung isasabak ba nila ang dala nilang panabong. Dahil kung isasabong nila ito,
Gusto ng mga ito na makalaban ang manok na bulanting na hawak nitong si Buknoy. Sa tingin nitong si Rubin na marunong kumilatis ng mga manok ang mga ito dahil alam ng mga ito ang mga kulay ng mga panabong na nakakalamang sa araw na iyon. Ngunit sa isip naman itong si Rubin, inkanto ang kanilang dalang manok. Kaya walang mangyayari kahit na marunong ka pa sa pagbabasa ng mga kapalaran ng mga manok at sa kulay nito. Alam nitong si Rubin na pinili ang kanilang pansabong ng tatlong matanda dahil nga lugi ito sa tapatan sa araw na iyon. Wika nitong si Rubin, "Sige po, papayag po ako sa hamon ninyo. Ngunit hindi nga lamang ganun kalaki ang pirang pamusta ko." "Magkano ba ang kaya mo, iyo?" tanong naman nung isang matanda. 2,000 po lamang ang aking dala, tatay." Nagkatitigan ang dalawang matanda, bulong nung isa. "Payag na tayo, Lino. Lalaki pa ang halaga na iyan. Dahil batid kong marami doon ang mamumusta." Kaya agad na naikasa ang laban ng mga ito. At sa sumunod na laban, oras na ng unang laban nitong si Uming. Sinamahan muna nitong si Rubin ang anak doon sa pasukan ng Luna. Wika nito sa anak, "Buknoy, tandaan mo ang mga bilin ko sa iyo at makinig ka sa kulmi ng laban." Tumango lamang itong si Buknoy habang hawak na nito ang manok na si Uming. Ilang sandali pa, pumasok na ang kanilang kalaban doon sa kabila at bitbit nito ang manok na pula. Alam na agad nitong si Rubin kung bakit manok na pula ang dala ng mga ito dahil nga marunong ang mga ito sa pagkilates sa mga kalendaryo ng mga manok. Nakangiti pa nga ang tatlong matanda habang hawak ng isa sa mga ito ang kanilang panabong. Pati ang mga nanonood sabik ang mga ito sa laban na iyon. Ngunit nang makita ng mga sabungiro na nag-isa lamang itong si Buknoy na pumasok doon sa loob ng Luna, nagulat ang mga ito, pati na ang tatlong matandang nasa kabila. Isang 8 gulang na bata na may bitbit na bulanting, napapangiti ang mga sabungiro. Wika nung isa, "Kakaiba din ang drama nitong si Rubin. Hinayaan ang bata ang magbibitiw ng kanilang manok. Baka masugatan pa iyan ng tari sa kanyang manok na dala." Kaya agad na lumapit ang kulmi kay Buknoy. Wika nito, "Bata, hayaan mo na ang iyong ama ang magdadala ng manok. Baka masugatan ka pa." Ganon din ang iniisip ng tatlong matanda. Delikado ang ginawa nitong si Rubin na hinayaan lamang ang bata. Sagot naman nitong si Buknoy sa kulmi sa laban na iyon, "Huwag na po kayong mag-alala dahil alam ko kung paano magbitiw at magdala ng manok. Pabayaan nyo na lamang po ako at nang masimulan na ang laban." Napatitig kay Rubin ang kulmi ng sabungan. Nakangiti lamang itong si Rubin at nag-thumbs up pa ito ng kamay bilang hudyat na okay lamang ang lahat. Kaya muling bumalik ang kulmi sa gitna. Tinawag na ang tatlong matatanda at itong si Buknoy para pagtutukain na ng mga ito ang kanilang mga panabong. Ang mga sabungirong nasa loob, nagsisigawan na ang mga ito. Sobrang natutuwa ang mga ito kay Buknoy. Unang beses na may nakita silang ganito kapaslit na magbibitiw ng manok. Meron silang mga nakita noon, ngunit hindi ganito kaliit. Marami din agad ang naaaliw kay Buknoy. Marami ang pumupusta sa kanyang manok na dala. Habang ang matanda, nakangiti lamang ang mga ito habang nakatitig ang mga ito sa bata. Wika nung isang matanda, "O bata, huwag kang umiyak ha kapag natalo ang dala mong manok. Hindi ito laro at hindi ito pambatang labanan. Bakit pa kasi hinayaan ka ng iyong ama?" At wika ng matanda doon sa kuyme, "Alalayan mo ang bata, baka masugatan pa ito. Sige, para masimulan na ang laban." Agad na pinagtutuka ng kulmi ng sabungan ang kanilang mga panabong. At pagkatapos, sabi ng kulmi,
nabitiwan na nila ang kanilang mga dalang manok. Nagulat pa nga ang karamihan sa mga sabungero. Dahil sa tingin ng mga ito, parang bihasang-bihasa na ang batang si Buknoy sa kanyang ginagawa. Agad itong umatras at inilapag sa lupa ang kanyang panabong na si Uming. Pagkatapos, nagpatalon-talon na ang bata at napapalakpak pa ito habang umatras na parang naglalaro lamang. Tipikal na isang bata. Habang itong si Ruben, kahit na alam niyang malakas ang kanilang manok na panabong dahil nga isa itong engkanto, kinakabahan pa rin ito. Ipinusta pa naman niya ang lahat na pirang naipon niya sa laban na ito. Ilang sandali, agad na napang-abot ang mga manok doon sa gitna. Naggigirian ang mga ito at parang nagpakiramdaman lamang sa isa't isa hanggang sa umigpaw na ang manok na pula at unang umatake ito sa manok na Bulanting. Agad naman na napapatras ang manok na si Bulanting at umiilag ito sa mga ginawang pag-atake ng kalabang manok. Agad na napapabilib ang lahat sa kanilang nakita. Muling nagsigawan ang mga ito dahil sobrang bilib ang mga sabungero sa manok ng batang si Buknoy. Nang muling umatake ang manok na pula, biglang sumagirit ang manok na Bulanting at inatake ang kalabang manok galing sa baba. Sunod-sunod na mga patama ang ginawa nito sa manok na pula. At nang bumagsak ang mga ito sa luna, agad na nangingisay ang manok ng kalaban. Nakabaon pa nga ang tari nitong si Bulanting sa katawan ng pulang manok. Nagsigawa na ang mga taong nakapusta sa manok nila ni Ruben at Buknoy. Habang ang tatlong matanda, napatulala ang mga ito at halos hindi makapaniwala. Napaka-imposible na matatalo ang kanilang manok. Papanong nangyari na tinalo ng manok na may halong kulay ang kanilang purong kulay na manok at natapos pa ito sa mas mabilis na paraan? Itong si Ruben, hindi na nito napigilan ang mapatalon dahil sa tuwa para sa kanyang manok. Malaki na ang 2,000 para sa kanilang panalo. Sa tulad niyang magsasaka, malaking pira na ito para sa kanilang mahihirap. Habang itong si Buknoy, tulad ng batang binigyan ng bagong laruan, nagpatalon-talon ito dahil sa sobrang tuwa. Nagtakbo-takbo pa nga ito doon sa loob ng luna hanggang sa nilapitan na nito ang kanyang alagang manok. Ngunit agad na kumilos ang kulmi ng sabungan para sa napigilan itong si Buknoy dahil baka mahagip pa ito ng tari ng kanyang sariling manok. Ngunit biglang lumipad itong si Bulanting at lumapit na din ito kay Buknoy. Agad naman na hinawakan ito ng bata. Napatigil na lamang ang kuymi dahil nakita niya na maayos naman ang pagkakahawak nitong si Buknoy sa manok na Bulanting. Habang ang tatlong matanda, nagkatinginan ang mga ito sa isa't isa, wika nung isa, "Mukhang may karga ang manok nila. Napaka-imposibleng matatalo ang kulay pula sa Bulanting. Kaya natitiyak kong may karga ang kanilang manok." Ang hinala pa ng mga ito, kaya pala na si Buknoy ang hinayaan na magbibitiw sa panabong ng kanyang ama dahil baka sinusubukan ng mga ito na paganahin ang kanilang hawak na karga. Agad na umakyat itong si Ruben at hinawakan sa ulo ang kanyang anak. Pagkatapos, wika nito sa manok na si Uming, "Salamat Uming, at binigyan mo agad kami ng unang panalo." Nang papalabas na ang dalawa doon sa luna, nagpalakpakan pa nga ang mga nanonood dahil nga sa sobrang naaliw ang mga ito kay Buknoy. May mga nagtatanong kay Ruben kung ano ang pangalan ng kanyang anak. Ang ilan sa mga ito nakakilala nitong si Ruben kahit na laging nakikita nila itong si Ruben at Buknoy na magkasama. Hindi nila alam ang pangalan ng bata. Ilang sandali pa nang umupo na ang mag-ama, may nakita silang 3 ang papunta sa kanilang kinauupuan. Kilala nitong si Ruben ang isa sa mga ito. Kilala ito sa kanilang lugar at lalo na dito sa sabungan dahil isa itong kagawad sa lugar na iyon.
napabilib din ito sa manok nitong si Buknoy. Uwi ka agad nito kay Ruben. Ruben, mukhang malakas ang manok na dala ng anak mo. Pwede pa nating ilaban iyan. Ako na ang bahalang maghanap ng makakatapat sa manok ninyo. Gusto ko ding pumusta. Napangiti lamang itong si Ruben at sumang-ayon agad ito sa sinabi ng kunsyal. Sa tingin din niya, hindi naman nasaktan ang manok na si Bulanting. Kaya pwede pa ito sa mga sumunod na bakbakan. Agad na hinahanapan nila ito ng makakatapat. Nag-isip itong si Ruben. Sa susunod na laban, ipupusta niya ang lahat na pera, pati na ang napanalunan nila. Sa kanyang isip, ito na ang simula para makalikom siya ng malaking halaga para mabayaran niya ang lupain na kinatitirikan ng kanilang bahay. Natutuwa din ito sa ginawa ng kanyang anak. Ngayon, kilalang kilala na itong si Buknoy sa sabungan na iyon.